natin matutunghayan ang storya ng mag-asawang OFW na kung saan dinanas ang kalagim-lagim na part ng buhay nila dahil sa sobrang pagkakalubog sa pagkautang. Kasama po natin dito si Miss Janua and Brian Simapranca. Ilang taon na ba kayo dito sa Abu Dhabi? Paano kayo napunta dito? 10 years na. Actually, 19 years old pa lang ako. Nandito na ako sa Abu Dhabi. Ako naman kasi is hindi kami galing sa mayaman. Yung mama ko, labandera, yung papa ko is a pintor. Talagang laki talaga kami sa hirap. Hindi po ako naka-graduate ng college. Anin po kasi kami magkakapatid. Kailangan ko mag-choose either na mag-aaral ako ng college o magtatrabaho ako. So nag-choose po ako na magtrabaho sa abroad. Nagtrabaho bilang sales lady si Janua at waiter naman ang kanyang asawa na si Brian. Nag-umpisa ang kalbaryo ng dalawa nang ibinigay nila ang luho ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Marami pong umaasa sa amin, ma'am. Yung mama ko, tsaka yung anak namin, tapos yung sa side din niya po. So, every month po, napapadala kami. Pag may credit card ka kasi, paglabas mo sa mall, pagpunta mo sa ibang lugar, makita ka lang, mabilis na siyang ikaskas. So, dito, ang lifestyle namin bilang normal OFW before, sumasabay kami sa uso ng update ng gadgets. Dito kasi walang tax, mabilis ang pagpalit lang ng gadgets. Like mga mobiles, laptop, camera. Kasi gusto kasi namin ipakita na maganda yung work namin. Hindi nila alam na galing pala siya sa pagkaskas ng credit cards at saka sa loans. Every time magbakasyon kami, ang pinakamababa o minimum na nagagastos namin is more or less 200,000 pesos, which is kinukuha namin sa credit card. At the same time, yung sa niloan namin dito, pag-uwi namin, nalustay namin lahat yon. Imaginin mo, less than a month lang, lahat yon nawala. Thank you, talaga ang yes. Pero para magampanan mo yun, anong hirap ang hinarap mo dito sa Middle East? Puro trabaho. Tapos, kinakain ko lang is yung mga fried chicken. Kasi wala na pong time magluto. Gigising kami ng 9 a.m. kasi may sundo kami sa bus. Mag-start yung work namin 10 a.m. to 10 p.m. Minsan pa, pag nag-extend yung mall, lalo na pag mga holidays, 10 a.m. to 12 midnight. Ano yung pinakamahirap na experience mo na parang gusto mo na umuwi? Akala nang sa Pilipinas, madali ang buhay dito. Experience namin lahat kung gaano kahirap. Pinaka-downside ng pag-iisang OFW, sunod sa luho, oo lang ng oo sa Pilipinas. Actually po yung quotation, sa isang kwarto, apat na double deck. Tapos may nakaharang po na cortina. Cortina lang. Kaya pala cortina. Cortina. Yun yung pinaka last choice namin dito kasi yun lang ang way para makatipid kami. Kung apat na double deck, bawat double deck, dalawang tao. Opo. O paano pag mag-asawa? Wala sa privacy, ma'am. Walang privacy? Oo. Kasi meron pa sa taas. Not unless kukunin mo yung up and down. Sige, kayo. Uh-oh. So kahit mag-asawa kayo, no choice kayo sa double deck, kayo titira, walang privacy. So bahala na kayong gumawa ng paraan. Yes. Ayan. Dahil sa puro gastos, nakapatong-patong ang mga bayarin ni Janua at Brian na naging dahilan na ma-hold siya sa immigration sa Dubai. Tapos nung pumunta na po ako doon mismo sa immigration, hinarang po ako ng police. Medyo kinabahan na ako that time. Sabi nung police, you have problem? Sabi ko, yes sir, actually I have loan. Sabi niya, you have loan? Yes. So pumunta kami doon sa likod, sa may immigration, kasi hindi talaga ako makapasok kasi meron na palang problema. Kasi pag time kasi na nandun ka at nakita nila na meron kang bounce check or something, automatic kulong ka po. Hindi makauwi si Janua pero pinagtakpan pa rin niya sa kanyang mga magulang kung bakit hindi siya makauwi sa Pilipinas. Sabi ko, nagkaroon lang ng problema. Hindi natuloy kasi naloko ako ng ticket. Hindi ako pwedeng umalis kasi naloko ako. Pangit pala yung ticket na nakuan ko. Hindi pala yun, na-scam ako. Yun na lang yung ginawa kong alibi. Tapos paglabas ko yung feeling, ma'am, tulala ka. Yung kasama ko siya, nakakilala lang ako. Tapos sunod-sunod talagang grabe yung depression ko. Talagang stress na stress ako. After 2 to 3 months, hindi pa rin namin na-settle kasi walang wala po talaga kami. At dahil hindi nabayaran ang utang, nakulong si Janua. Base sa Article 309 ng UAE Penal Code Procedure, maaaring makulong ang hindi nagbayad ng utang katumbas ng isang araw kada 100 dirhams. Pero hindi lalampas ng 6 na buwan. Diniretso po ako sa
kulungan. Tapos, nung time na yun, ma'am, grabe yun kasi first time kong makita na ganun pala yung kulungan. Tapos, kinaumagahan po, dinala ako nila sa Dubai. Dinala nila ako sa Dubai. Umiyak ako ulit kasi first time ko kasi nakita talagang pinusasan nila yung pa ako. Para akong kriminal. Parang sabi ko, grabe naman to. Tapos ng mapait na karanasan, sinikap ng mag-asawa na bumangon at itama ang kanilang buhay. Actually, ma'am, na-realize ko, sabi ko, may pagsisisi po ako nun sa ginawa namin kasi grabe kasi kami maka-ismen. Yung parang walang bukas. Noong time na talaga yun, ma'am, talagang pinangako talaga namin sa sarili. Sa sarili namin at sa sarili ko na kailangan paglabas ko dito, hindi na siyang mangyayari. Kailangan iba na siya. At sa pamamagitan ng Fridge Revolution, unting-unti na bayaran ng mag-asawa ang kanilang kabundok na utang. Isa sa pinaka magandang binigay ng Fridge Revolution na ito, tinuro nila sa amin kung paano ka maging negosyante, paano ka magpayaman sa sarili mo. Sa kinikita namin dati, is dinoble niya ito ng hanggang tatlo o hanggang apat at hanggang limang times. Ito talaga, we guarantee, ito na si Fridge Revolution ang magpapabago sa buhay natin. Nung dahil sa Fridge Revolution po, nagkaroon po kami ng property. Meron po kami sa property sa Iloilo at saka meron din po kami sa Studio City, which is the PhilInvest City po. Talagang grabe po yung blessings na pinigay sa atin ni God at saka ng Fridge Revolution. Super, yung pagbabago man parang mas more than pa po sa 360. Dating baon sa utang, 1 milyong mahigit, walang tigil ang tawag ng pulis at bangko sa kanila. Pero ngayon, simula na sumali sa revolusyon para ipaglaban na maging free and rich ang bawat OFW at natutong humawak ng pera, dalawa na po ang kanilang investment sa Pilipinas na nagbibigay ng passive income. At halos buwan-buwan nakakatanggap pa sila ng extra 300,000 pesos, diba? Yes. Kasi simula pa lang nila na additional income. Sana po ito ay magsilbing aral sa ating mga OFW. Kaya ang sigaw na revolusyon sa Abu Dhabi, Laban OFW!